Our Daily Bread, magbibigay daan at mag-aalay ng taimtim na pang-umagang panalangin, pagbabahagi ng mga salita ng Diyos, ang pagbasa at pagbabaliktanaw sa Ebanghelyo, halaw at mula sa Biblia at pagkakaloob ng mga payo. Our Daily Bread. At ngayon, narito na si Brother Mar Rodriguez ng Lay Dominican Order of Preachers. Hello po, good morning po. Welcome po sa Broad Streamcast Communicators dito po sa programang Our Daily Bread. Kamusta po kayo? Ako po si Brother Mar Rodriguez ng Lay Dominican Order of Preachers. Samahan po ninyo ako. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. Siyempre, katulad po ng ginagawa natin every morning at ito'y ating pinagninilayan po. Kamusta po kayo at kamusta po ang inyong nagdaang weekend? Ano po, sana ay nakasama ninyo ang inyong family. Lockdown po tayo ngayon, pero sa kabila po niyan, dapat po nasa bahay lamang tayo. At sana po kahit na po tayo ay lockdown, nag-i-enjoy pa rin tayo kasama ang ating pamilya. No? Ito po yung talagang moment o yung pagkakataon para po natin ma-enjoy ang isa't isa. Siyempre, ito yung mga times na may enjoy natin yung company nung family po natin, ano? Ngayong panahon ng pandemya, maaari po siguro may mensahe ang Diyos kung bakit po nangyayari ito, ang mga bagay nito, dahil nung wala hong pandemic masyado tayong busy, no, sa ating mga activities, sa ating mga extracurricular activities, at syempre ngayon tong panahon ng pandemya nasa bahay lamang tayo. Baka ang gusto sabihin na sa atin ni Lord ito yung panahon, no, para naman makapag-bonding tayo kasama yung ating family. Sana po ay masaya kayong nakasama yung family itong Saturday and Sunday. Kamusta po ang inyong nagdaang weekend, ano? Doon sa iba po mga nanonood, kamusta po ang inyong nagdaang weekend? Sana po ay naging maaliwalas naman at naging masaya sa kabila po nitong nararanasan natin na panibago na naman lockdown. 2 weeks po ito, no? At sana po ay huwag nyo kakalimutan na manatili lamang sa bahay. Kung wala naman po tayong mahalagang lakad, ay huwag na po tayong umalis dahil napakahirap po. Ito pong Delta variant, napakadelikado po. No? Kung wala naman po tayong aasikasuhin, mas mainam panahon na manatili na lamang po tayo sa ating mga tahanan. Kamusta po sa lahat po ng mga nanonood sa umagang ito? Sana po ay samahan po ninyo ako. No, tayo ay mananalangin. At ipapanalangin natin sa Panginoon Diyos ang lahat po ng mga problema ang pinagdadaanan po natin. Ihingi po natin ito ng tulong sa Kanya at awa. Alam ko po naririnig tayo ng Diyos. Hindi ho manhid ang Diyos sa lahat po ng mga karaingan natin, sa lahat po ng ating pinagdadaanan. Well, siguro po hindi na po natin patatagalin. Tayo po ay magpapasalamat at siyempre pa dudulog sa tulong at awa ng ating Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Salamat aming Ama sa bagong buhay na iyong binibigay sa amin. Salamat po sa inyong paggabay sa amin sa mga nagdaang araw. Nawa sa pamamagitan mo, Panginoon, magamit po namin ang aming mga talento sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita. At ikit po sa lahat ay maging halimbawa po kami sa aming kapwa. Dalangin po namin, Panginoon, na mailayo kami sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman at mga salon. Nawa sa aming paglalakbay patungo sa aming opisina at trabaho ay maingatan niyo po kami. Nawa ang mga taong pong nawala ng hanap buhay dahil sa pandemya ito ay makabangon po sa tulong po ninyo, Panginoon. Panginoon, ito ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus na nabubuhay, nag-ahari
magpakailanman at magpasok walang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan po. Nawa po ay nagustuhan po ninyo ang ating panalangin at ipinapanalangin din po natin ang mga mahal natin sa buhay, no, na pumanaw na, at yung mga kakilala po ninyo na nauna na sa atin at nandun na po, kasama na po ang ating Panginoon sa kanyang kaharian. Kabilang po na dyan, kabilang na po dyan ang ating mahal na kaibigan at kasamahang lay minister na si Kuya Ben Maglaki po. Si Brother Ben Maglaki po ay matagal ko po nakasama diyan sa Santo Domingo po bilang isang lay minister. At ngayon po siya ay pumanaw na. Nakakalungkot po kung ang iyong kaibigan ay nauna na. Well, ganyan po talaga ang buhay. Kaya nga po lagi po natin pinapaalala dito sa ating programa ay lagi po tayong maghanda sa pamamagitan po ng mga mabubuting gawain po na gagawin natin sa ating kapwa, sa ating pamilya, at sa mga tao pong nakakasalamuhan natin. Excuse me po. Ngayon naman po ay babasahin po natin ang salita ng Diyos, at syempre ito ay ating pong pagninilayan. Ito po ay ni-rehash lang po natin, ano? Dahil po ito ay na-deliver po natin nung tayo may karamdaman, hindi mo masyado natin itong na-bigyan ng emphasis, no? Kaya uulitin natin, no? Para sa ganon, sa iba pang mga ngayon po lamang po sumubaybay, mas ma-absorb po nila itong gospel po na babasahin po natin, itong reading po na babasahin po natin sa umagang ito, at may kasama po ang pagninilay para ho mas mabigyan natin ng emphasis po yung mensahe po nung reflection po na babasahin natin. Nakala naman ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Dahil ito po yung reading lamang po. Ito po ay pagbasa. Hindi po ito yung gospel po. Pero nevertheless po, meron po tayong pagninilay dito. Ito po yung mula sa sulat ni Juan, unang Juan, chapter 4, verse 19 hanggang 21 po. Nasasabi, sinusulat po dito, o nasusulat po dito. Ang sabi po, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat din umiibig sa kanyang kapatid. Itinuturo sa atin ang talatang ito na madaling sabihin na mahal natin ang Panginoong Diyos, subalit mahirap pong patunayan. Ang akala natin kasi na kapag tayo ay nagdadasal at nagsisimba, ang ibig sabihin na po nito ay mahal na natin ang Diyos kahit hindi na tayo nagmamahal ng ating kapwa. Hindi po ibig sabihin na porque tayo ay nagdadasal, na porket po tayo ay nagsisimba, na porket po tayo ay nagbabasa ng Biblia, ay mahal na natin ang Diyos. Kailangan po natin itong patunayan sa pamamagitan po ng gawa. Subalit ang pag-ibig sa Diyos ay laging nakakabit o nakaangkla sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Iyan po ang pangkakatandaan po natin, na lagi po yan nakakabit. Kung sinasabi po natin mahal natin ang Diyos, kailangan po mahalin natin din ang ating kapwa. Hindi po natin maaaring paghiwalayin ang dalawang ito. Dapat lagi silang magkasama at magkadikit. Kung ang Diyos lang ang ating mamahalin nang hindi natin minamahal ang ating kapwa, kahit po ipangalandakan pa natin sa buong daigdig na tayo ay nagmamahal sa ating Panginoon, ang pag-ibig po nito ay lalabas na huwad o isang peke. Fake po ang sinasabi natin pag-ibig sa Diyos.
at tayo ay lalabas na isang sinungaling. Katulad po ng sinasabi po doon sa unang Juan. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay walang pinipili o hindi choosy. Katulad ng pagmamahal ng tao. Wala ho itinatangi ang pag-ibig ng Diyos. Wala ho siyang binipili. Ang pagmamahal ng tao ay namimili. Kumbaga selective po. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po. Mamahalin lamang niya yung gusto niyang mahalin. Paano nga ba tayo magmamahal na katulad ng pag-ibig ng Diyos o isang pagmamahal ng Diyos? Paano ho nga ba ang gagawin natin? Napanood ko po sa isang pangangaral o preaching ng isang pare. Mayroon daw po tatlong uri ng pagmamahal. Ang uri ng pagmamahal na to na inuukol ang tao sa kanyang kapwa. Ang una pong pagmamahal ay yung kung, pangalawa po yung dahil, at pagmamahal po na kahit na o kahit pa. Nagmamahal tayo, una, nagmamahal tayo kung ang mamahalin natin ay kaya din po tayong mahalin. Magmamahal tayo kung ang minamahal natin ay mahal din tayo. Or meron po tayong natatanggap doon sa taong minamahal natin. Kumbaga nasusuklian po yung pagmamahal natin kung mamahalin din tayo, meron tayong napapakinabangan doon sa tao. Yun po yung unang pagmamahal ng tao. Kung mabait siya sa akin, mamahalin ko siya. Pero kung hindi siya mabait, hindi ho. Hindi ko siya kayang mahalin. Parang ganun yung pagmamahal ng tao. Meron tinatawag na kung, if, sabi nga po sa English. Ang pangalawa naman ay ang pagmamahal na dahil, no? Minamahal ko siya, may pag-ibig ako sa kanya dahil mahal niya ako. O dahil gwapo siya, may itsura siya, mayaman siya. No? Ganun po ang klase ng pagmamahal ng tao. Dahil, because, kaya mo lang siya minamahal ay dahil mayaman, dahil gwapo, o dahil mahal ka lang niya, mahal ka rin niya. No? Pero ang pinakamahalaga ho sa lahat na pag-ibig ay yung pangatlo, ay yung pagmamahal na kahit na kahit pa. Ito po yung may sakripisyo. Ang pagmamahal na kahit pa sinasaktan tayo, kahit na ganun ang ginagawa sa atin, mahal pa rin natin. Masigit po ito dun sa kung at masigit po ito sa dahil. Dahil minamahal lang natin, dahil mayaman, dahil gwapo, kung mabait siya sa akin, kung kaya niya suklian yung pagmamahal ko. Pero paano kung hindi nga sinusuklian ang pagmamahal natin? Paano nga ho kung di gwapo, di hindi na natin mamahalin? Pero ang napakahigit po sa lahat, o ang napakahalaga ng pag-ibig po, yung napakatinding pagmamahal ay yung kahit na at kahit pa. Katulad po ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit po tayo ay makasalanan, minamahal pa rin tayo ng Diyos. Kahit na at kahit pa, paulit-ulit po tayo nagkakasala, mahal pa rin tayo ng Diyos. Maaring kaya hindi natin magawang mahalin ang isang tao o ang ating kapwa ay sanhinang kung at dahil. May limit po, no? Kung mahal niya ako, dahil ganito siya, dahil ganun siya. Hindi niya magawang magmahal dahil nga doon sa salitang dahil, sinaktan siya at hindi niya namamahalin. Kung nagpakita lang din ng katumbas ng pagmamahal, doon lamang siya magmamahal. Excuse me po. Ngunit ang pagmamahal sa atin ng Diyos ay kahit na at kahit pa. Kahit pa paulit-ulit tayong nagkakamali, paulit-ulit tayong nakakagawa ng pagkakasala,
mahal pa rin tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos kahit na gano'n pa karami, karami ang ating kasalanan. Kaya ba nating gayahin ang pagmamahal ng Diyos? Kung talagang totoong tayo ay nagmamahal sa Diyos, dapat ang pagmamahal natin sa kapwa ay katulad din ng pagmamahal ng Diyos. Kahit na at kahit pa. Kahit pa magkasala tayo, kahit pa magkasala sa atin ang ating kapwa, mamahalin pa rin natin. Walang limitasyon, walang selection o namimili po na ito lang ang mamahalin ko at ito lang ang iibigin. Tularan po natin ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos, turuan mo nawa kami na may pakita din namin sa aming kapwa ang aming pag-ibig gaya ng pag-ibig mo, na, mo sa amin. Kahit na patuloy kami na nagkakasala at mahalin din namin ang aming kapwa kahit na patuloy nila kaming sinasaktan. Amen. Excuse me po. Inuubo pa ako ngayon. Kasi ho, tulad ho ng Friday, hindi na naman ho tayo nakapag-programa dahil inuubo ho tayo. Ito ho, nawala na isip po natin, pero yung ubo ay patuloy po na narito. Mahina ho kasi ang lungs ko. Yan po yung aking weakness, ano. Since bata pa ho ako, talagang weak lungs na ho ako. Mahina ho ang aking baga. Madali prone po ako sa ubo. Kaya ho, pagka ganitong panahon ng tagon, excuse me po, ng tagulan at taglamig, eh talaga hong inuubo ako. Excuse me po, pasensya na po. Talaga hong inuubo tayo. Kaya ho, hindi masyado natin na-deliver itong reflection nito noong mga panahon na yun, dahil ganito rin po tayo naman po ay sinisipon. Pasensya na po. Kaya ho, lagi kong pinapaalala sa inyo ay mag-iingat po kayo para hindi rin ho kayo ubuhin, dahil napakahirap po, no? Mamaya ho, babalik ako sa doktor para ho maresetahan ulit tayo para tuluyan mawala yung ating ubo. Pero umiinom naman po ako ng lemon dahil gamot din po yan sa ubo. Pasensya na po, nauubo ho ako dahil hanggang ngayon eh, hindi pa rin nawawala yung ating ubo. Marami salamat po sa lahat po na sumubaybay. Nawa po ay samahan nyo ulit kami bukas. Samahan nyo ako. Wala pa lang kami. Sorry po. Samahan nyo ulit ako bukas dito pa rin sa Our Daily Bread. Marami salamat po sa lahat po ng mga sumubaybay at nakasabay kong manalangin sa umagang ito. Marami salamat po kay Mr. Tony Sadaw, kila Mr. Ben Paipon, Willie Espiritu. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga bossing. Maraming salamat po. Hanggang bukas muli po, samahan niyo ako dito sa Our Daily Bread. Dito pa rin sa Pro Streamcast Communicators. Muli po, ako si Brother Mar Rodriguez ng Lay Dominican Order of Preachers. Inyong natunghayan at napakinggan ang ating 30 minutong pagbabahagi ng salita ng Diyos. Our Daily Bread. Dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po. God bless po. Bye-bye.